just like that, ang bilis talaga na araw. Two more days, tapos na ang October. Naway naging produktibo ang buwan ninyo para sa inyo. Ako po si Lord Rivera. At ako naman po si Denise Tan. Balita at balitaktakan ang hatid namin sa inyo ngayong Martes. So sit tight, let's have some afternoon delight. Alright, napapanahon ng ating delight of the day. Alam niyo naman, papalapit na ang Halloween. Yes. So that's why we have a big bowl here of assorted candies. Mm-hmm. Assorted kahit 1, 2, 3. Tatlong klase lang. O, hindi naman. Madami-dami. Oo. Pero maganda, syempre, maganda ba tingnan ng candy na nasa isang bowl or spread out na parang ikalat ko Scarface style? Depende siguro. Depende sa ano, no? Sa tumitingin kung ano mas preferred nila. Pansin mo, nagiging standard practice ang Halloween trick-or-treat party sa mga offices. Tayo, may nangyayari dito ngayon. Yes. No? As we speak, marami pong mga maliliit na mga impacto na nagkakalat ngayon. Grabe siya. Humihingi po ng kakaunting candy na maibibigay po. Sana nga merong dumaan sa atin dito. Ano? Actually, ready kami ni Lord dito. Meron pa kaming costume. Bibigay mo yan? Hindi ganyan. Ano ang default costume mo pag Halloween, Denise? Wala. Hindi kasi uso yung Halloween. Talaga, papanindigan ko ba to? Hindi ko ma-attend ang mga Halloween party. Hindi, naka-attend na ako. Oo. Pero hindi madalas. Kasi nung bata naman ako, wala namang Halloween party na yan. Alam mo, sa totoo lang, recently lang nauso to. Pati yung trick or treating. Ano? Kami dati, pag paundas na, pupunta na ng probinsya o kaya mag-ready na ng may dasal, maglilinis ng punton, sisindi ng kandila, mga ganyan. Oh, exciting and very modern. Yung sinabi mong dasal, ano? Malaking bagay yan sa unang-unang early evolution ng trick or treating. Mm-hmm. No? Kasi European basically yung tradisyon na yun. Ano? Yung pangangalulawa ay nakuha natin mula sa mga Europeans. Ano? Mm-hmm. At yung October as start of the winter, at sinasabi nila yung nahuhulog yung mga dahon na nagkukulay dilaw na, is a sign for you to let go. So parang ganun din, may mga practices no, na in exchange for prayers for the dead, they will give you soul cakes na tinatawag. No? Isang ano yan, sa Scotland. Uh-oh. So parang doon daw ang posibleng pinagmulan nitong practice. Tandaan natin, nadala sa Amerika ng mga emigrante from Europe. No? Pero yung trick or treating ay nadalhan din o nahaluan din eventually ng mga pranking. Pero ang pinakabaliw na bansa pagdating sa Halloween celebrations is Japan. Lalo na sa Tokyo. Halloween. My God, that in itself ay reason to go. Baliw sila. Mm. As in. Kinakareer talaga nila. Next time, baka pwede nating silipin. Siguro makikita mo ito ay isang reflection ng Japanese characters. Mm. In the sense na, at least once in a year, they get to escape their lives. And the environment there, kasi the work talaga is very competitive, di ba? The work environment. Mm-hmm. At least for a week, and probably they get to be other people other than their drab selves. Tandaan natin, ha? Alam yung pag nakita nyo yung mga color templates sa mga Muji, Uniqlo, yes. Walang mga loud screaming colors. It's basically white, black, and basics, gray. Basics, yeah. Yan. Basically, ang mga yung mga sinusuot kong mga loud floral shirts, pang Osaka yan. Pero Tokyo, salaryman type, you just blend with everyone. Mm-hmm. Ito, unique ka in the sense that you are a unique monster at least. Mm-hmm. And you get to be drunk, and you get to scare other people. You get to be drunk. Yeah. So yun ang highlight doon. No? Mm-hmm. Kakaiba talaga, iba-iba yung celebration. Tayo nga, Halloween, pero may chicharon. Pero, Alam mo, na-realize ko na, anong uso na talaga yung trick or treating. Several years ago, nung nasa 7-Eleven ako sa kanto ng street, may batang lumapit. Trick or treat. As in, yung diction talaga niya. Alam mong hindi siya anak ng hampas lupa. Sabay kain ng chicharon. Grabe ka. Mm-hmm. Oh. Tapos, yung pagkakasabi niya, my God, naglalakad sa kalit tong batang to. Si itsura niya talagang, wow, mainstream na sa mga bata. Mm-hmm. Sa Pilipinas or trick or treating.
sana lang wag mapunta sa yung ginagawa sa pagpasko. Pag hindi kayo binibigay, manghingi ng pera, may iba nang hoholdak. Ah, oo. Yeah, ako nag-ready na ako eh. Kasi noong Sunday, may mga lumapit. I was not prepared. Yung isa, kinareer pa na, mukha siyang joker. Anong wala ka naiabot? Wala. Nagtitigan lang kami, sabi ko, maaga pa. But speaking of being prepared though, magandang alamin natin if we need to prepare for the weather. Mm-hmm. Ngayon, undas. Ang undas kaya ay uulanin. Yan ang tanong. Oh, because Leon has intensified into a typhoon. And for updates, we have Pag-asa Weather Forecaster Veronica Torres. Magandang hapon po, Ma'am Veronica. Okay, typhoon. Saan po huling nalocate itong si Typhoon Leon ngayon, Ma'am? Hello po? Magandang hapon po, Ma'am. Si Lord po at si Denise. Ay, hello po. Magandang hapon po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Opo. Po. Okay. Ayan po. Ito ang si Typhoon Leon. Kaninang alas 10 na umaga, nasa may layong 555 kilometers east ng Tuguegarao City, Cagayan. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin sa 130 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 160 kilometers per hour. Mm-hmm. Kumikilos sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. At dahil nga dito, meron tayong nakataas na signal number 2 sa May Batanes, Babuyan Islands, eastern portion ng mainland Cagayan at ang northern portion ng Isabela. Signal number 1 sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Aurora, northern portion ng Quezon, kabilang na ang Polillo Islands, Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, eastern portion ng Albay, at ang northeastern portion ng Sorsogon. So, ang inaasahan natin pinakamataas sa tropical cyclone wind signal during the passage of Leon, posibleng signal number 3 or 4, pero hindi natin nirurule out yung signal number 5, if ever, or dahil hindi rin naman natin nirurule out yung pagiging super typhoon nito, lalo na habang papalapit ito sa May Batanes area. Opo. Yes po. Ma'am, yung 10 kilometers per hour na speed niya, medyo nakakapraning po yan, na sobrang bagal po niyan, ma'am. Opo, may kabagalan nga itong around 10 kilometers per hour na movement. Pero sa mga susunod na oras, posible naman itong bumilis. Pwede umabot ng around 15 to 20 kilometers per hour po. Mm-hmm. Naku, ma'am, gano'n po kalapad ang sakop po nitong si Leon? Ito pong si Leon, ang kanyang radius ay 640 kilometers malapit sa sentro. Opo. Maliit lang ng konti kay Christine. Opo, malaki din yung sakop nitong si Leon. Pero mas malayo naman ito sa ating bansa compared kay Christine na naglandfall po. Opo. Okay. Alam po natin, ma'am, nanalasa itong si Christine sa Kabikulan at sa Southern Luzon. Kahit hindi pa nagla-landfall eh. May ano ba ang epekto po nito na posible po doon sa hilagang bahagi po ng Luzon? Opo. Sa ngayon, kung ito namang si Leon ay kung may pag-iingatan tayo, ay itong mga nasa may Northern Luzon pati na rin. Lalo na sa mga nasa extreme northern Luzon, inaasahan nga natin na posible yung mga torrential, intense torrential rains, mostly sa may Cagayan, Batanes at Babuyan Island. So, ingat po sa mga nasa areas na yan at lagi po mag-antabay sa ilalabas ng mga advisory ng Pag-asa. Meron din tayong nilabas na weather advisory kung saan posible nga yung intense torrential rain. So, i-check din po natin yung mga nilalabas na update po ng Pag-asa. Ma'am Veronica, magkakaroon ba ng interaction ang Bagyong Leon at Bagyong Christine? Possible din po ba yung tinatawag na Fujiwara effect para mahatak pabalik o mag-recurve itong si Christine? Sa ngayon, dahil si Christine ay nasa labasan ng ating PAR, mahina na rin at may kalayuan, napakababa na po ng chance na interaction nila ni Leon. Ilan pa pong bagyo ang inaasahan natin na papasok bago magtapos po ang, November halimbawa? Apo. So, ngayong October, yung 2 or 3 nga, yung inasahan natin na mabubor, papasok sa ating PAR. Mm-hmm. And then November, 1 or 2, and then December, 1 or 2 po. Opo. At hindi po dapat magpakakampante ang mga kababayan natin. Tandaan natin ang undoy ay November, si Hayan, ano? Oo. Si Hayan ay November tumama, mm-hmm. At si Odette ay December din tumama. So, napakahirap po sabihin naman kung anong typhoon season o alin. Wala talagang pinipili, ma'am, no? Opo, tama po kayo. All year round, may posibleng bagyo na pumasok or mabuo sa ating PAR. Kahit walang pinipiling holiday, kahit Pasko, kailangan pa rin natin mag-antabay dahil inasahan nga na or dahil posible pa rin yung mga paulan din po.
Opo, ma'am. Matanong ko lang, dyan po sa Pag-asa ba, may Halloween party po ba kayo, ma'am? Sa ngayon po, di, parang medyo unlikely kasi puro po mga Christmas lights na nakikita ko at Christmas tree. Si Chris Perez talaga, oh. Mm. Pero baka naman po mag... Baka ano may pahabol. Baka naman po may pahabol. May ilang araw pa naman po. Pwede. No? Magandang panakot sa mga taga-Pag-asa. Ano? Walang bonus. Ay, naku po. Nakakatakot po talaga. Pero wag naman po sana. Oh, wag sana. At kung merong bibigyan ng bonus at triple, quadruple pa, mga taga-Pag-asa dapat. Maraming salamat po. Yan po ang ating Pag-asa Weather Forecaster, Veronica Torres. Thank you, ma'am. Alright, at this point, let's see some stories on social media. Unahin natin on the Philippine Star via Life. A recent SWS survey showed there are fewer Filipinos saying their quality of life improved. Mm-hmm. Fewer Filipinos. Meron tayong numbers for comparison dyan. So, ang sabi dito, nasa around 4 in every 10 Filipinos said their quality of life improved daw over the past year. Mm-hmm. But ito, results of September 14 to 23, sabi 37% of respondents said yung quality of life nila improved in the last 12 months. Pero kasi, it is already down by 2 points na 39% yung pinanggaling yan, 37 na lang po ngayon. It was a similar survey conducted in June. So, ang iksi lang ng diferensya, nag-down kagad ng 2%. Pababa ng pababa. Mm-hmm. 38% ang nagsabi na parang wala namang diferensya, parehas lang, it has stayed the same. At ito, latest survey, net gainer scored a plus 13, ang classification nan is very high by SWS, obtained by previous survey. Net gainer score, round of difference of those who said their lives improved from those who said their lives worsened. Mm-hmm. Okay, by educational attainment naman, yung high school graduates daw, ano to, pinakamataas pagdating sa nagsasabing hindi maganda ang buhay nila? Oo. Mm-hmm. Followed by college grads at plus 11 from plus 21. So, bumaba rin. Elementary graduates naman at plus 10 from plus 14. At yung mga non-elementary graduates at negative 4 from 0. Ano kayo non-elementary graduates? Siguro yung mga... grade school lang inabot? Siguro mga grade 1, grade 2. O, hindi nakapagtapos ng elementary. Mukha. Kasi non-elementary graduates. Mm-hmm. Ang mang-mang talaga. Ganun. Mm-hmm. O, ayan. Alam mo, hindi ko makalimutan. Alam mo, ni-research ko ito kahapon. Mm. I had something to say about this survey. Okay. Pero napanood natin yung hearing ni Digong kahapon. Ay, grabe yung pasabog. Nabura sa utak. Hanggang pag-uwi ko, tuloy-tuloy yung pasabog. Oo. Uuwi na yung mga senador. Mm. Tuloy-tuloy pa rin siya. Gusto pa niya magsalita. Grabe. Alam mo nangyari, inabot ko. Pinutol na yung broadcast ng Senate. Hindi ko na ina. Ang dami kong ginawa kahapon. Pero every time that I would step in and out of the house, sabi ko, bakit ang revelations, pasabog ng pasabog, tuloy-tuloy, hindi natatapos. At hindi, may isa rin tuloy-tuloy. Oh. Yung pagsabi ng poop. Oo nga eh. The PI is back, sabi. Philippine Islands. Oo, Philippine Islands. Mm-hmm. Maghanda sa mga revelations. Ito. Sabi niya, niya kahapon, ha? Ito daw, mga boss ng kanyang death squad, sabi biglang bawi. Wala pala kinalaman correct ng mga polis dun. Oo, pero pinangalanan niya, isa sa mga tinuro niya pa, sabi niya, si Senator Bato de la Rosa, yan, head daw. Yan, oo. Yan. Mm-hmm. Okay. Agree ka ba dito na, wala na daw drinking sa police camps? No more drinking of liquor in police camps. Ang sabi nila dito, dati daw kasi, pinapagbigyan. Mm. Pag meron daw mga parties, ganyan, it has been allowed, mga tinatawag nilang happy hour or beer busting. Yan, yung mga tinatawag nila. Beer busting? Oo, beer busting activities included. Ano though, yung beer busting? Ayun ang hindi natin alam, ano? Pero, ayun na nga, hindi na, pinagbawal na siya. Sorry, initially, pinapayagan siya to give the police and the personnel a little bit of a break. Parang ganun, to unwind daw, makipag-bonding, to build that camaraderie, and all that. Kaya lang, may iniiwasan silang sitwasyon dahil they are avoiding similar situations wherein, meron dito, hanapin natin, in 20,
In 2021, a police colonel was relieved from his post after he assaulted a subordinate inside a police station in Legazpi City. Nasaan na kaya ngayon yun? Oo. Tapos, baka-leader na ng death squad yun. Nako, napunta na pala sa Mindanao. But yun nga, he was found drunk daw at that party. Mahinang nila lang. Mm. So parang umiwas na to be in those kinds of situations kahit na syempre, hindi naman natin pwedeng gawing dahilan yung pagiging intoxicated. Alam mo, problema kasi minsan, yung mga madaling malasing, yung mga hindi sanay uminom. Ba? Pansinin mo, yung mga hindi sanay uminom, hindi sanay malasing sila yung mga mas, medyo mas cannot hold their drink, ika nga, no? At akala ko naman pinagbabawal kasi lumalaki na yung mga tiyan nila. Well, that is a conversation for another day. Dahil dati nga, di ba, ang dami na rin sumita niyan ng mga netizens natin. Di ba? Nakikita mo eh. Ito, sabi ng isang police general na in-interview namin sa Wagpo dati. Sabi niya, ayan. Pag nakita mo yung ganyan, bago pa lang yan. Bakit? Kasi hindi pa. Payat pa. Payat pa eh. Nasasarado pa yung sinyo. Pero mabibilib ka, ha? Oh. Yung dati lang ng spokesperson, whose name I forget right now. Ano siya? Trim na trim. Yeah. Actually, yung buong ano nila, no? Yung trop, yung may grupo kasi sila eh. Uh-huh. Mga police generals, trim. Trim talaga. At parang mga pink lakson yung kanilang template ng katawan. Alam mo yun, nakasalamin. Oo. Uh-huh. Tanggalin mo yung mga tsapa nila, mukha silang mga bureaucrat eh. Ganon. Pero walang tiyan, disiplinado. Uh-huh. At ang galing nila uminom, pasimple lang. Habang nag-show kami, katago dito. Hanip, may baon. Ito na lang yung camera. Sa yung camera? Anong ba? Hindi. May baon na kami. Provided. Okay. Of course. Okay. O binabati natin lahat ng mga manginginom. Nanonood! Ng Afternoon Delight via live streaming sa Facebook, YouTube, at TikTok. Okay, silip tayo sa ating yung tatay ko kasi police. Oo. Hindi mahilig uminom yun eh. Dalawang bote lang ng San Mig Light yun. Oh. Okay na tulog siya. Tulog na yun. Oo. One time, umuwi, parang pinatira ng fundador. My gosh. Hindi yun very sure. Pero pag uwi niya. Napagod, nabigla. Sinabi niya sa amin lahat, mahal ko kayo mga anak ko. At niyakap niya kami isa-isa. Ay, ang sweet naman. Alam mong lasing siya. Oo. Oh. Pero di ba, at least kasi so relaxed, he feels ano. Hindi, sumuka siya pagkatapos siya sabihin. Ay, okay. So, dahil ba sa alak o dahil sa sinabi? No, sa alak, siyempre. Lang maalala yun pagkatapos. Sigo okay. Po. Okay, binabati natin lahat na nanonood sa atin. YouTube, si Bea Dalisay, of course. Isa sa ating mga suke. Hello, Sir Lord and Ma'am Denise. What, napawaw siya sa ating assorted candies. Mm-hmm. There's more in my bag. Ito, pero sabi, di ipapakita sa inyo. Ay, nako. Ako nga, chicharon happy na ako eh. Si John Centiliele. Centilieses. Ngayong undas, ipagdarasal ko kaluluwa ni Boy Puncher. Si Boy Puncher. Ko alam. Okay. Boy Puncher? Oo. Ano kaya yun? Sabi ni Elmo Cardenas, si chicharong bulaklak, isaw-saw nyo sa suka na may bawang. Over na yung bawang? Nasa office kami. Ang hirap na bahan na pa kaming bawang. Ewan ko sa akin, for some reason, yung garlic sa vinegar, parang halos wala siyang effect. Onion sa vinegar, meron. Meron lasa, no? Mm. Ano pa? Alala ko nung ano, yung mahilig kasi mag-Halloween party yung brother ko. Doon sa compound namin. Tapos ang pumupunta lahat, mga nagbabanda, no? Mm-hmm. Basically, band community. Yung drummer ng bandang Pupil na si Wendell Garcia, dumating. Alam mo, costume niya, Beyoncé. Ikaw, anong favorite naging costume mo? Dapat ka bang ikwento to? Kung ano ka, comfortable ka. Oh, last year, pumunta ako sa Marcos Loyalist, kunyari. So, ano yung tsura nun? Ano yung tsura nun? Naka-t-shirt ako. Mm. 1986 snap elections era, Marcos Tolentino t-shirt. Pulang headband. But before that, dumating ako ng police. Na police? Oo. Nakuha mo pa kay Daddy? Hindi. Namimuhal nga ako noon eh, Sir Patrick. Bawal. So, sinumbong ako nung may nag-complain. Oh. Bawal pala yun. Oo, bawal. Pero binentahan ako.
Sa gilid ng Camp Krami. Bakit? Ah, we! Talagang yan, police sama? Uniform na ano. Hindi, ayoko, ayoko ba kami mag-complain din sa akin? Tinanong pa ako kung anong rango gusto ko eh. Totoo ba? I swear to God. Ay, nako. Oo. Ay, paalala lang po. Tapos, ah, pwede yun. Bawal yun. Oo. Pero, ang na-realize ko, pwede na pala akong lespo. Dahil yung chan kong tinakin ko, pasok na pasok. Pasok sa peg. Ay, nako. Parang mga 3 years na ako. Oh. Servisyo, ganun ang datingan. Mm. Anyway. Ako yung ano, si isingit ko lang bago tayo mag-move on to our next story. Alam mo yung sa... Anong movie yon? Yung parang tinatrap sila. Squid Game? Hindi. Yung may doll na merong ano sa mukha. Saw. Ako yung doll. Ano yun? The doll with the ano, with the swirl sa face. Sa... Alam ko, marami Squid na... Game direct. Ilan sa inyo ang mga... Ito. Kinokostuman yung mga alaga ninyong mga aso. Ayan, ha? Ako... Ito! Si Billy the Puppet. Ah! Ikaw ako. Yan? Oo, pakita natin. Dugas mo naman eh. Make-up lang yan eh. Ba? Mm-hmm. Nakikita nyo ba? Yan. Ako yan. Naganyan ako. Jigsaw! Ikaw si Jigsaw. Oo, sorry. Na-excite ako. Binulong sa akin. Mm-hmm. Okay, sige na nga. Huwag na natin pag-usapan niya. Ito na lang po. Pag-usapan natin is story on entertainment controversy becomes the recently concluded Miss Grand International. That and more stories from News 5 correspondent MJ Marfori. First runner-up sa Miss Grand International, ang pambato ng Pilipinas sa si CJ Opiaza. Hinakot niya rin ang award sa Best in Swimsuit, Miss Photogenic, Miss Mestiza, Miss Aqua Boracay at Miss Multimedia. Sa Q&A, tinanong siya kung anong pinaka-critical na issue ngayon. Ang sagot niya ay gera sa iba't ibang lugar, kaya hinihikayat niyang lahat na ituring ang isa't isa bilang kapatid. Kinurunahan naman bilang unang Indian Miss Grand International si Rachel Gupta. Habang si Miss Myanmar, Thay Soon Yim, ang second runner-up. Nag-viral naman ang paghagulgul niya at ang bigla na lang pag-alis ng kanilang pageant director sa sash at corona ng kanilang kandidata. Kasunod dito, sinabi ni Thay Soon Yim na hindi niya tinanggap ang second runner-up position dahil hindi raw ito tumutugma sa effort at performance na ipinakita niya sa pageant. Bagay na tinanggap naman ang presidente ng MGI. Si Fiang Smith ang big winner sa Pinoy Big Brother Gen 11. Sa Big Night, nakakuha si Fiang ng 30.66% ng mga boto. Kaya matapos ng 14 na linggo sa PBB House, mag-uwi siya ng 1,000,000 pisong cash na papremyo. At meron pang bagong house and lot. Second runner-up naman si Rain Silmar na may kalahating 1,000,000 piso. Handa na ba kayo? Malapit na nating Makaylala ang haharap sa atin tuwing hapon. Siya ang pinakamalaki na makeover ng taon sa face-to-face dito sa TV5. Abangan ang kanyang pagharap soon. Simula ngayong araw, e-ere na rin ang Radyo 5 True FM sa 105.9 Mega Manila. Sa statement ng NBC, kasabay nito ay inilunsad din ng kumpanya ang True Network. Ilan sa mga una nitong programa ang wanted sa radyo, Ted Filon, DJ Chacha, Christopher Minute at Bangon Bayan with Mon. Viva Communications and MQuest Ventures have signed a landmark joint venture agreement to produce high-quality entertainment content. The collaboration starts in 2025 and will bring new shows to TV5 and expand on MediaQuest's existing pay TV, OTT, and DTT platforms. The partnership builds on their success with the Sari Sari channel and the recent film collaborations, including the acclaimed Penduko. MQuest Ventures President and CEO Jane Jimenez-Basas and Viva Communications Chairman and CEO Vic De Losario Jr. have both expressed excitement about strengthening their partnership to reach a broader audience. Alright, time out muna. Marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Thank you.
Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lord Rivera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. In case you missed yesterday's Senate hearing, former President Rodrigo Duterte dropped bombshell after bombshell about his war on drugs and his supposed death squad. News 5 correspondent Mian Los Baños has the report. Can I suspend for a few minutes? Former President Rodrigo Duterte supported himself with a cane as he walked into the Senate Buriban Committee's hearing on the war on drugs. Facing the senators, he asked to be treated as a witness rather than a former president or a friend. In a prepared speech, he said he took responsibility for everything that happened during his administration's war on drugs. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot at ako ang makulong, wag yung pulis na sumunod sa order ko. But Duterte insists he's not apologizing for the drug war. He claimed that he did it to protect Filipinos. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. Frequently cursing during the hearing or going off tangent, Duterte further insisted that he never ordered any policeman nor soldier to abuse or kill, unless the suspect fought back. Kung may baril, at kung tingin mo, sabi ko sa mga polis doon sa academy, mamamatay ka, barilin mo sa ulo. Patayin mo at least one less criminal in the community. Even retired Colonel Jovie Espinido, who first testified against the Duterte drug war, admitted that there was no direct order to kill drug suspects. The other notable thing during the inquiry was Duterte admitting he had a death squad when he was mayor of Davao City. He said these were a group of 7 gangsters he used, but when Senators Coco Pimentel and Risa Hontiveros pressed him on the details, he gave unclear answers. Meron akong death squad, pito, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko. May sarili kayo ngayong tinayo na hit squad? Is that what you're trying to tell us? Para hindi po ta kami nalilito po. I mean, can we be very clear? Hindi naman that squad. Basta alam ng tao sa Davao na nandyan ako at magkamali ka and you commit a heinous crime at walang mapuntahan yung agrabyado, ako yan. He also insisted he never asked any of his former police chiefs, including Senator Bato de la Rosa, who was in the room, to carry out extrajudicial killings. Duterte also denied that he called former police Colonel Royina Garma in May 2016 to ask her help in finding someone who can roll out the so-called Davao model nationwide. I do not remember calling her. And for what? Ang sabi po kasi niya dun sa revelation dun sa Quad Committee, nagpapahanap din po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC. I hate to say this, but nagsisinungaling yung gang yun. Bakit ako mamili ng Iglesia ni Cristo? Wala akong pakialam kung anong relihiyon ninyo. Trabaho kayo dyan. Alam nila yan. Alam nila yan kung paano ko sila murahin. Do not give me that shit to put. At some point, Duterte said he did encourage police to egg on suspects so they would fight back, which gave police an excuse to shoot them down. For News 5, I'm Mean Los Baños. We are One News.
Here's a quick rundown of more stories on One News. As we reported earlier, Leon has intensified into a typhoon over the waters of east of Cagayan. It was last spotted 565 kilometers northeast of Viracatanduanes. PAGASA says there is an increasing chance that Leon will reach a super typhoon category. It is expected to exit the Philippine area of responsibility on Thursday evening or Friday early morning. Defense Secretary Gilbert Yudoro has ordered mandatory evacuation in areas projected to be affected by Typhoon Leon. Teodoro noted the importance of proactive measures to prevent casualties. As Defense Chief, Teodoro heads the National Disaster Risk Reduction and Management Council, or NDRRMC. And the reported death toll from severe tropical storm Christine has climbed to 125. Over 50 of these fatalities came from Calabarzon. Meantime, initial damage to agriculture is pegged at 2.8 billion pesos, while damage to infrastructure is estimated at 1.5 billion pesos. Let's now check in on the Bicol region, the hardest hit by severe tropical storm Christine. We have Office of Civil Defense Region 5 spokesperson Grimel Alexis Naz. Sir, welcome back dito po sa Afternoon Delight. Kamusta na po ang sitwasyon dyan? Afternoon po, ma'am. Good afternoon po, sir. Currently, improving na rin naman talaga yung weather po namin dito. But still, ongoing po ang response operations din po namin to provide assistance to the population na talagang sobrang naapektuhan po. Sir, is there an update po with the number of casualties that you have there? Currently po ay nasa 45 po ang reported po na namatay dito po sa Bicol region, and currently undergoing validation of the management of the dead and the missing cluster. And we also have 4 missing fishermen from Masbate and Presentacion, Camarines Sur, and 28 reported injured individuals from Camarines Norte, Catanduanes, and Masbate po. Yung ilog, sir, halimbawa yung ilog sa Naga, yung Naga River, kamusta ba? Bumaba na ho ba, sir? Tubig. Currently, sir, reported po siya sa amin as receding. And dun sa latest report naman po ni Naga City sa amin ay reported as still flooded yung Siam sa barangays po. Oh, wow. Sir, yung ano po yung mga areas that are still flooded? Ilang barangay po yan? At ano-ano po yun? Sa ngayon po, may nag-report po sa amin na mga flood, as of today po, may mga flooded areas pa rin po na nasa 477, or galing po yan sa 33 na LGUs po dito po sa Bicol region, and 31 of which ay nasa Camarines Sur po. Okay, sir, kung halimbawa wala na namang bumubuhos ng malaking volume ng ulan, ano raw ho ba yung posibleng paliwanag kung bakit walang madaluyan, walang malabasan, walang ma-exitan ng tubig, sir? Ang information naman sa amin, sir, dyan ay talagang dahil sa itong mga areas talaga, sir, na flooded. Ito talaga, sir, yung mga catch basins dyan sa Camarines Sur. Yep. Kasi na papalibutan ng mga malalaking bundok po dyan. So dyan talaga po ang baba sa kanila na kahit na mag-recede po, and once na may bumababa pong tubig, ay talagang hindi, talagang dahan-dahan po yan. Mm-hmm. And hopefully, sir, ay sa mga susunod na araw ay ma-report na rin po yung iba sa amin as subsided, since ongoing pa rin naman po ang response operations, and kami po ay nangungulit din for information on the ground. Pero alam naman kasi namin na they're very busy talaga po eh. So hindi naman talaga namin mapilit na agad-agad makapagbigay po sila ng report kasi baka pagod na rin yung personnel natin working on the ground po. Opo. May mga bahagi pa ho ba ng Kabikulan na hindi pa rin po nararating ng mga rescuers, sir? Meron tayo, sir, na mga areas na hindi madaling mapasok, sir, by land. But we're very thankful po for the Philippine Air Force and the Armed Forces of the Philippines po, gaya dyan sa Balatan, Camarines Sur, na binababa po natin yung relief goods dyan po sa Naga City Airport. Then, kapag na-plano na po ulit, ay lilipad po sila. So, ang alam ko, pangatlong araw na ata or pangalawa na sunod-sunod yung paglipad po nila papunta sa Balatan. Sir, kanina you mentioned na 477 yung areas that are still currently flooded right now. And meron din pong mga areas
na hindi pa po accessed by land. Ano pong estimation natin? How soon are we expecting the clearing operations to last and actually be completed po? We're expecting po sooner kasi yung talagang team din ng DPWH ay talagang puspusan po yung ongoing clearing nila, lalo na dyan po sa Nabwa Balatan Road. And dito naman po sa part sa Libon, papunta naman po sa Pantaw, ay meron din po tayong mga personnel din po, especially from the DPWH, na ginagawa po nila ang kanilang makakaya para maklear. Kahit one lane possible lang po na maklear natin as long as makapenetrate po yung land assets natin. Mm-hmm. Okay, sir, I hope you don't mind me asking this, ano, pero tinanong ko po this isang ano rin dati. Yung Albay dati, no, specifically Albay, has prided itself as zero casualties pagdating. Kahit sa mga malalakas po na mga bagyo po, no, meron ho bang kakaibang ginawa halimbawa yung LGU po sa pagkakataong ito or extraordinary talaga itong si Christine, sir? Well, actually dito naman sa amin, sir, kahit hindi po si Albay, kahit po yung other provinces namin, apo, they're aiming for zero casualty po talaga, apo, sir. However, yun na, sir, gaya nung sabi ko din, sir, nung mga nakaraang araw sa ibang media interviews din, sir, talagang yung bumagal talaga, sir, si Christine ng 10 kph, and yung ulan niya, sir, ay more than yung actual na pag-ulan dito sa amin, sir, gaya sa station namin dito sa Legazpi City, Albay, nasa almost 24 hours or more than 24 hours na moderate to heavy rains. Eh. Mm-hmm. Kaya yun talaga, sir, yung nag-ano sa amin, yung nag 10 kph talaga siya, sir. Parang hindi gumalaw yung ulan. Parang naiwan lang dito sa amin yung rain bands niya po. Mabuti na lang, sir. Ito si Leon, malayo-layo. Kasi as we speak, nasa 10 kph doon yung speed niya. Buti medyo malayo-layo sa kalupaan sa norte. Yep. Yun din, sir. And continuous coordination naman po kami, sir, gaya sa Catanduanes. Since may tropical cyclone wind signal sa kanila, ay hindi po makakabiyahe yung mga barko to and from Catanduanes. But we're still maintaining naman po continuous coordination with them. Mm-hmm. All right. Denise? Well, maraming salamat po. Again, that was Office of Civil Defense Region 5 spokesperson, you, Mr. Gremel Alexis Nas. Thank you, sir. Thank you din po. Meantime, Alagang Kapatid Foundation Incorporated is still accepting donations for the victims of severe tropical storm Christine. Check out the bank accounts being flashed on your screens right now. That's peso and dollar accounts for BDO and BPI and a peso account for Metro Bank. All donations will go towards purchasing food and other provisions for flood victims as they go through the process of rebuilding. October 29th, 1929. On Wall Street, Black Tuesday descends upon the New York Stock Exchange. Stock prices collapse amid panic selling, wiping out thousands of investors as America's Great Depression begins. 2004. In a videotape statement, Osama bin Laden directly admits for the first time that he ordered the September 11th attacks. The al-Qaeda leader warns the best way to avoid another Manhattan is to stop threatening the security of Muslims. 1956. During the Suez Canal crisis, Israel invades Egypt's Sinai Peninsula. Just days later, British and French forces occupy the canal, which Egypt had nationalized. Then both Cold War superpowers, the United States and Soviet Union, demand a ceasefire. The crisis ends with UN peacekeepers deployed in the canal zone. 1901. In upstate New York, Leon Czolgosz dies in the electric chair for assassinating President William McKinley in Buffalo. And 1998. Booster ignition and liftoff of Discovery with a crew of six astronaut heroes and one American legend. Ohio U.S. Senator John Glenn, the first American to orbit the Earth, roars back into space aboard Shuttle Discovery at the age of 77. Today in history, October 29th, Tim McGuire, the Associated Press. We're back. You're watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako naman po si Lord De Vera. Okay, high demand and limited supply have seen candle makers burning the midnight oil. In short, racing overtime. And to illuminate us in this report, nag-ikot-ikot
ang ating mobile journal na si Merrimon Reyes. Kasabay sa pagbangon mula sa hagupit ng Bagyong Christine, tuloy pa rin ang paghahanda para sa araw ng mga yumao. Oktubre pa lang, inihahanda na ng mga caretaker ang sementeryo para sa pagdumog ng mga bibisita ngayong paparating na All Souls Day. Bukod sa paglilinis sa mga puntod, dino-double check din daw nila ang safety ng lugar, lalong bawal pa rin ang pagdala ng matatalim na bagay, paputok at iba pang makakapagdulot ng aksidente o gulo. Pagpasok po ng Oktubre niya, busy na po. Tuwing undas, naglilinis po kami dito. Mga bandang 5:30, nililibot po lahat. Yung sinisilip ko lang po yung mga kwan, baka meron akong nabuksan na hindi ko naisara. Kasi marami pong kwan dito eh, malilikot ang kamay. Tulad ni Mang Mario, nananatili rin sa sementeryo si Basie mula October hanggang November, hindi lang para bantayan ang kanyang yumaong mahal sa buhay, kundi para rin magbenta ng kandila at merienda. Say pa niya, mahirap ang bumenta lalo na ngayong tag-ulan, kaya minabuti niyang magtinda na ng mas maaga. Kandila, soft drinks, tinapay, hanggang mga 6, November 6. Matagal na kami nagtitinda kasi sa pansyon. Tagal dyan kami natutulog talaga. So, 20 pesos ang tubo. Adi ang benta niyo po yan, mga magkano? 120, mga 130 ganyan. Ang mga simbahan naman, tuloy ang mga misa para sa faithful departed at paghahanda ng mga kolumbaryo. Posible man maging maulan pa rin sa susunod na linggo, pero hindi raw nito matitinag ang obserbasyon ng undas. Masarap sa pakiramdam ang may pakita ang pagmamahal sa mga yumao nitong paparating na undas. Pero huwag din daw kalimutan ang kaligtasan ngayong panahon ng pagbagyo. Mobile journalist Merrimon Reyes po, hatido mo ka ng balita. Alright, before we move on to our next story, the Supreme Court has issued a TRO or Temporary Restraining Order to halt the transfer of 89.9 billion in PhilHealth funds to the National Treasury. Mm-hmm. Mm. Okay, kasi meron ng 20 billion so far already transferred onto the National Treasury mm-hmm. in May, tapos nung August 10 billion. Pero abangan natin ang further details. Ito, marami kasi nagsasabi sa Supreme Court na itigil yan kasi hindi dapat yan binabalik sa pera mm-hmm. or maraming magiging komplikasyon yes. kapag natuluyan. At that possibly lead to the dissipation of the fund, kung tutuusin mo. Some lawmakers explain. Ano? Pero for details, abangan natin mami ang story kon. Mm-hmm. Mm-hmm. Now on to another story. Metro Pacific Tollways Corporation has reactivated its motorist assistance program for the upcoming Undas. The Safe Trip Mo Sagot Ko program ensures smooth travel along NLEX, SCTEX, CALAX, CCLEX, and NLEX connector. This includes increased personnel, around-the-clock monitoring, and incident response. Emergency teams, free towing for Class 1 vehicles, and suspension of roadworks will also be in place from October 30 to November 4. Additional services include free water, health consultations, internet access, and charging stations for travelers along the route. Motorists are advised to plan their trips and check their RFID balances ahead. Mm-hmm. Ano bang plano mo sa ano? Ano? May plano ba kayo sa Undas? Anyway, pag-usapan natin mamaya yan. Mm-hmm. All right. Okay. Mm-hmm. Ah, oras na ba? Oras na! Ah! Alam mo, meron akong hobby pag ano yan, pag malapit na ang Undas. Ano? Binibilang ko sa isang araw kung ilang beses binabanggit ng mga reporters yung phrase na di mahulog ang karayom, dagsa ng mga tao sa mga yes. terminal ng bus. Oo. Lagi talagang di mahulog ang karayom. Ganyan. Oo nga. Mm. Yun pala yung laging term na ginagamit. Di ba? So, marami-rami mga pre-pandemic. Oo. Hindi ko alam this year kung ilan. Ano? Mm. Sana makahanap naman ng ibang... terms? Ibang terms sana to exaggerate. O talaga, di mahulog ang karayom yan. Hulog na ako. Dalawa lang yan eh. Di mahulog ang karayom. Pagdating mo naman sa sementeryo, ano? Ano? Mga matutulis sa bagay na hindi maaring
dalihin sa loob ng sementeryo. Oo, madami yan. O, kaya si Kuya Mer, hindi pwede sa loob ng sementeryo yan. Tungod ng tulis yan. Nako, pero ito, pwedeng-pwede for everyone. Ang ating favorite segment here on the show. Walang iba kundi ang I Saw the Signs. Ayan si Kuya Mer tsaka si Direk. Oh, ang tutulis! Ganon. Pwede yan sa loob. Matutulis sa bagay, bawal sa loob ng sementeryo. O to, first photograph, may machine na may coffee, chocolate, bulalo. Employees swear may bulalo soup talaga. Wow! Variation. Okay. Yun na lang yung masasabi natin. Pakipala, sa nagugulan ako. So lahat ito ay available. Galing sa iisa lamang machine. Oo. Why not? So sa umaga, kape ka muna, lunch, bulalo, tapos yung snack mo, chocolate sa hapon. Why not? Pag na-stroke ka dahil sa bulalo at magka-diabetes ka dahil sa tsokolate, hindi ka makakatulog dahil sa kape. Ganun na nga, di trifecta itong anong to. Yes. Itong machine na ito. Okay, next photograph. Okay, hot water. No problem. Dahil, anong ginawa niya? May kandila. May kandila sa ilalim ng gripo. Mm-hmm. Kaya lang naman, ang pag-agos ng tubig doon, syempre, free-flowing na yun pag binuksan mo na galing na sa piping system. Ang mainit lang yung dadaluyan na yun na hindi naman, would not affect naman each and every pag drop of the water. Pag kumuha siguro ng yung gripo na medyo manipis-nipis yung bakal, baka pwede. Pero yung old school, yung makapal, baka malabo. Oo. Okay. Unless dumadaan sa palara yung tubig ninyo. Ibang usapan yun. Ito naman, next photograph. Ito. Open the Seal Challenge mula sa FTTM on Facebook. Ano ba to? Hindi ko magets. Yung mga mahirap buksan. Di ba favorite mo yan? Yung chicken restaurant na yan. Wait. Yung kanyang before, salsa, yung gravy. Okay, naiintindihan ko yung nasa kanan, pero ano yung sa kaliwa? Gravy! Ay, hindi. Sa kaliwa, yung mga gula, ano? Ay, sorry. Kanan yung gravy. Kanan, gravy. Gelatin yung Parang mga jelly ace. Sa kaliwa. Oo. May sistema na ako sa pagbukas ng jelly ace. Ako kasi ngipin lang ako, eh. Ako rin, ngipin. Oo. Ngipin, bubuksan mo konti, hihigupin mo yung ito, bago tumulo sa kamay mo. Buksan mo muna bago mahigupin. Kaya nakakagatin mo ng konti. Oo. Habang jelly ace dito makapag-demo. Saan? Kailangan mong higupin. Bakit? Bakit? Kasi pag tinuloy-tuloy mo siya, magtutulo sa ano. Ayun na nga. Ano. Kaya bubuksan mo lang ng konti. Yes, it's a skill. At yung nanay kong dentista, magagalit na naman sa pagkagat-kagat ko ng mga akin. Ayan. Ayan. Hilig-hilig mo ngayon. No? Diabetes! Okay. Alright. Saan pa mapunta to? That will do it for us this Tuesday, October 29. Maraming salamat po for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. sa lahat po na magdadagsaan sa mga bus terminals. Sa lahat ng walang pamigay sa mga kids. Shame on you. Ako po si Lord Rivera. Wishing you a delightful afternoon.